Let's bring in si Derrick. Derrick, tell us about this area. Okay. Tell us which, yung mga naglipatan, saka yung ano. Okay, may nakita ko kanina ng old map na Finlash dito eh. Maybe if they can, di siya isang map. Yeah. Ilan ba yung map na hirap. Sige, we'll just, we'll use this map for now. Okay. Ayan, diba? Bumbun pa dati oh. Oo. Okay, medyo malabo. Okay, this is old Chala. Mm-hmm. So that is now north yan. That is now Banyaderos, Tanawan. And then this is Talisay, is the old Tanawan. Silang dalawa, they moved here. So, dito na yung Tanawan sa tabi ng Santo Tomas, near Mount Makiling. Okay. And old Sala became just a barrio of Tanawan. Tanawan, yes. And the old Tanawan became Talisay. Okay, now yung lipa. Ang Taal. Taal is what is now San Nicolas. Maybe we can shift to the ano, mas malinaw. The other map, please. Ayun si Taal. Medyo masakit sa mata. The other map. No? Yan, mas malinaw-linaw. Okay. Okay. This is now the municipality of San Nicolas. Okay, the first Taal is what is now Ogoncillo, but it was not due to volcanic eruption. They were raided by the Moro pirates. Okay. So from 1572 to 1575, they moved here to the mouth of the Pansipit. Umabot yan ang mga Moro? Oo, umabot. Kasi kararating lang ng mga Kastila noon. Right. So maraming Moro raids from the south. So this was ransacked by the Moros. They moved here. Nung sumabog yung Taal Volcano in 1754, they moved backwards. So ito na ngayon yung Taal, kung saan nandun yung Basilica of Taal, the largest Catholic church in Asia, and the Our Lady of Kaisasay. Now, Bawan is here in Bawan. Ito ngayon yung Bawan, ano? From here, no, ito yung first Bawan. It moved here to what is now Barrio Calumala, Santa Teresita, Batangas. Ito yung, this is pre-Hispanic Bawan. Merong cave dito kung saan nakita yung Holy Cross na pinagmula nung tinatawag na subli or sublian sa Batangas. It's an ancient dance. No? Naglagay sila ng cross. Yung mga pagans na Batanggenyo nung araw, no, akala nila, what is this? So, sinasayawan nila ng mga pagan dance. Nilagay yun ng mga priling Kastila to appease Taal Volcano because when they landed in Batangas in 1571, sumasabog ang Taal. Nung naglalayag yung mga galyon. So, naglagay sila ng cross to appease the volcano. Nakita ng mga pagan, sinasayawan nila yung cross. It became a Catholic tradition. Okay. That is the subli. So, Bawan move here, 1754, sumabog, umatras sila. Okay. Now, so, this became Santa Teresita. Lipa, Tagbakin, okay, Lipa has a shoreline in Taal Lake, no? Maliit lang. Then, lumipat dito sa Balete 2 times. May ruins din dito na sinatawag nila Lumang Lipa. And then, they move here, kaso walang tubig. So, sabi lang, hindi tayo mabuhay dito, walang tubig. Dito na tayo. This is now the present Lipa. Well, Derrick, kasi you mentioned kanina, ano, yung the Moros would come here. Ibig sabihin dito, dati may channel dito. May now, channel ng malaking ilog pansipit. Na ako sa may mga parko. Okay. May Pansipit River. Can we move to the other map? Please, yung unang map na ginamit ni Habang nagpapalit yung map, I just want to clarify, because you mentioned the galleons. Yeah. Also. So, pumapasok yung galleons. Pumapasok ang galleons dito from okay. Ito. Ito, yan. Balayan. Ito yung may river yan. Yung Pansipit. Nang Pansipit na ngayon eh, kasi laki lang lang ng kanal. Yeah. Tapos hanggang dito na lang yung At nagda-dry up. Nagdry up pa. We're going to ask you about that. Anong significance nung nagda-dry yung ano? Yung kasi river. Kasi ganito yan. Pero wait. Sorry po. So, but before, it used to be big and deep enough to actually let trade pass through from the Balayan Bay. Yeah. Okay. Kaya nang pinanggalingan ng mga salt water pa before. Yes. Oo. Yeah. Kasi po, ang mga bayan nga ng Old Lipa, Tanawan, Sala, nasa gilid ng, nasa tabi ng lake. So yung galleons na galing ng Balayan Bay, papasok dito, tapos magbabagsak ng cargo dito, dito, iikot siya. No? Kaso,
Yung 1754 eruption, sinara ito dati, ano to, malawak na outlet. Yeah. Mm. No? Walang lemery nung araw. So pumapasok yung galleons yan. Yan, yan. Yeah. No? Kaso yung 1754, narrowed down the river, yeah, it developed a new land, yeah, which became Lemery Batangas in 1861. Pag nandun ka sa taas ng Taal, kasi Taal is a upland eh, yes, makikita mo yung topography ng Lemery, flat na flat. Okay, Dr. Tapos Marcilla, madaming kanal.